few moments later. Gusto mo magpalit ng spark plug, kaso napanood mo yung idol mo na vlogger, ang sabi niya, huwag na huwag kayong magpapalit ng mga aftermarket na spark plug kasi pangit yun, hindi yun stock. Stay stock lang daw kasi mas maganda yung mga ginagamit sa mga motor na nilalabas galing sa kasa. Kung yun ang paniniwala mo at kung sino man yung napanood mo na yun yung maganda kasi yun yung standard na nakakabit sa ating mga motor, well, pananaw niya yun at ginagalang ko yun, no? Ito naman yung pananaw ko bilang sabihin natin mga sinaunang mekaniko, no? Itong mga nakakabit na mga spark plug sa ating mga motor, lalo yung mga nilalabas kayo sa kasa, is resistor type. Kapag sinabi resistor type, sa madaling salita, yung ibinabato na kuryente mula sa ignition coil papunta sa spark plug is limitado na or hindi ganun kalakas. Kaya kung mapapasin nyo, halimbawa itong motor na to, itong Smash, meron dito nakakabit na NGK, okay? Ang nakakabit dito is resistor type at ito yon. Ang sunog niya, ganito. Kita nyo, reach. So kung sasabihin nyo naman, syempre sa tono ng carburetor, kaya yan reach. Yes, tama naman yun, no? Eh kaso nga lang, kung standard yung pinag-uusapan, dapat paglabas niyan sa kasa, dapat optimal na agad ng kanyang sunog. Eh kaso hindi, hindi na nangyayari, no? Huwag na tayo maglokohan dito. Ngayon, etong si NGK, a few years ago, meron siyang na-produce o meron siyang nalikha na mas maganda klase ng spark plug. Ano ba yon? Yun yung mga tinatawag na iridium. So, iridium is yun yung mas magandang klase ng spark plug. Mas maganda, mas magandang sunog, mas matibay, at syempre, mas mataas ang presyo. Eto, hindi ko sinasabi na suportahan natin yung mga fake na spark plug. May mga binibenta naman na murang spark plug pero okay lang din naman. E paano kung halimbawa may scenario na sobrang lakas ng ulan tapos napundihan ka ng spark plug at na-detect ng mekaniko spark plug ang problema. Ngayon, ang available lang nila is yung mumurahin. So igagrab mo ba o hindi? E kailangan mo makauwi. O diba? Ngayon, hindi ka makabili. Ayaw mong bilhin kasi nga sabi ng idol mo na vlogger, huwag kayong bibili ng mga ano, aftermarket o yung mga mabababang klase ng spark plug. So titiisin mo ba na akayin na lang yung motor mo eh kung kaya mo naman bumili ng aftermarket na mumurahin pero gumagana naman. So okay lang bumili ng mga aftermarket na spark plug. Ngayon kung mayroong mas magandang klase kayong makukuha gaya ng mga iridium, mas okay yun. Ngayon kasi napakamura na ng mga piyesa ng motor. Mayroon kayong makita yung iridium na pero nasa below 100 pesos lang. So okay bang gamitin yun? Yes, okay lang pong gamitin yun. Pero huwag nyo naman patagalin masyado nung aabuti ng mga ilang taon. Kasi ito, maraming hindi nakakaalam nito. Ang spark plug po ay pinapalitan yan every 7,000 to 10,000. Based sa mga seminar na inattendan ko before, kasama sa maintenance ng motor is ang spark plug. Either pundi man yan o hindi, kailangan mo yan palitan sa loob ng 7,000 to 10,000 kilometer. Okay? Kasama yan sa PMS ng motor. Para maiwasan natin yung mga hindi inaasahang aberya sa pagkapundi ng spark plug. Yung loob ng spark plug mga paps, hindi yan nauupod. Yan yung lumulutong. Okay? So kapag lumutong yan sa sobrang init, yung pinaka-center electrode yan is napuputol yon. Ngayon kapag naputol yon, maglo-loss contact, ang magiging resulta nun, hindi nagagana yung spark plug. Nasa sa inyo na kung ano gusto nyo gamitin ng spark plug, wala akong dito ini-endorse na kahit anong brand name ng spark plug. Ang sinasabi ko lang is pwede kayong gumamit ng aftermarket. Ngayon, kung sinasabi ng idol niya na kasi pinag-aralan daw yun ng mga engineer, sa tingin niyo ba, ikaw ba magtatayo ka ba ng company na hindi ka mag-hire ng magagaling na engineer? Tapos yung presyo pa ng spark plug mo o ng product mo is mas mahal pa kaysa doon sa ginagamit sa kasa. Ibig sabihin, kaya price yan, mas maganda ang performance yan compare dito sa mga ginagamit sa stock na motor. Kasi isa dyan ang pumipigil, kapag resistor type ang inyong spark plug, mahina ang kuryente. Huwag kayong mag-ala kasi kung sumobra, hindi naman sumosobra ang kuryente nito kasi ang nagdirikta pa rin ng kuryente nito is yung CD at saka yung ignition coil na. Na, kung talagang natatakot ka na baka masira ang motor mo, okay na din naman bumili ka ng stock. Pero huwag mong asahan yung pinaka-maximum performance na makuha. Okay? Ganun lang naman yun eh. Ulitin ko po, hindi po lahat ng stock na spark plug o stock na piyesa ng motor is maganda. May mas maganda pa dyan na aftermarket na pinag-aralan din ng mga engineer. Kaya nga mas mahal ang presyo nila kasi mas magandang klase yung materials na ginamit. Pero kung bibili naman ng spark plug, eh sana naman wag naman yung mga fake, no? Okay lang bumili kayo ng mga talagang may sarili siyang brand na mura, tapos nagagamit nyo naman, okay lang yun, walang problema doon kasi ko naman nakikinabang eh. Pero make sure, kapag aalis ka, lagi ka pang mayroong isang backup ng spark plug. Para magka-problema naman yung binili mong spark plug, madali mo siya mapapalitan, hindi ka na maghahanap ng piyesa sa mga motor shop, lalo na kung halimbawa gabi or umuulan. No? Siguro sa engine, huwag kayong gagamit ng aftermarket as possible na mas maganda pa rin yung original na piyesa. Pero pag dito sa mga secondary na mga piyesa ng motor, is okay lang naman gumamit ng mga aftermarket. Actually, mas maganda pa nga minsan yung mga aftermarket compared doon sa stock. So hanggang dito na lang mga chong, maraming salamat sa panonood. Ito po si Boss John ng Dad's Cabin. I'm out.